masaya lang ako, guys. Kung mapapansin nyo, sa una pa lang na aking video is may ads na. Ayan. Yes. Monetize na ang aking channel. So, ayun nga, guys. Finally, after 1 year, na-monetize na ang aking channel, finally. Within 24 hours lang is na-approve na ako ni YouTube for monetization. Pakasaya naman. Sobrang saya. So, bago tayo mapunta sa topic ko na yun, about sa journey ko dito sa YouTube, short explanation muna dito sa YouTube at ano yung requirements ni YouTube. Kailangan mong meet ang requirements ni YouTube na 1,000 subscriber and 4,000 watch hours. Itong 1,000 subscriber is napakadali lang ma-meet to. Ito namang 4,000 watch hours is ito yung napakadugong proseso. Kasi hindi naman tayo sikat and di naman tayo. Isang upload lang natin is mag-trending. Diba? Tayo ay small YouTuber lang na kailangan natin pagsikapan itong channel natin. Diba? Hindi naman tayo, yun, mag-upload na tayo is trending na agad. Diba? Kailangan mong talagang paghirapan itong YouTube na to kung gusto mo talaga. And kung desire mo talagang itong pag-YouTube pag-vlog, isa puso mo. Kasi kung wala to sa puso mo, kung di mo mahal ang YouTube and pag-vlog, hindi ko alam kung ano mangyari sa channel mo. And dapat, gustong-gusto mo yung ginagawa mo. Since nag-start nga ako, last year, September 29, ang unang vlog ko ito. Ayan, personal vlog. And nung una talaga, guys, hindi ko talaga alam yung mga kalakalan dito and kikita pa. Ayan, hindi ko talaga alam yon. Pero ang ano ko lang talaga kasi is may ilig talaga ako mag-upload and mag-edit and mag-video. Yun talaga ang gusto ko kasi. May sign ang gusto ko yun. Kung ano ang gusto mo. Yun nga, guys, na yung mga ina-upload ko nung una is tutorial na and personal vlog. And nag-stop ako niyan mag-upload kasi hindi ko naman talaga alam nga no that time na may ganyan nga, may ganito nga, may kita-kita, may ads yan. Tapos since January na yun eh, January, nawalan ako ng trabaho. Ayan. parang pinagpursige ko ay kinontinue ko yung pag-vlog ko, pag-upload ko ng mga video. Yan, kasi during that time naman is pandemic, di ba? Alam nyo na, January, February, March, ganyan, di ba? Hanggang April, ganyan. Pandemic tayo nun. Tapos, siyempre, wala tayong magawa. And siyempre, ayun, tinarba ako yung YouTube ko and nag-upload ng video, ng vlog ko. Ayan. So, one day, may nag-PM sa akin, friend ko sa YouTube, and talaga to, honest na friend ko talaga, tinulungan niya ako. Dito ako nagsimula, at sa kanya ko nalaman about it sa YouTube. Tinulungan niya ako mapaangat yung YouTube ko, yung channel ko, ayan, tinuruan niya ako. Channel niya, guys, please subscribe and support ngayon. Then, tinarba ako na, and May na-trending akong video. One day kasi, may nag-trending kasi sa social media. So, ayang nag-trending na yan, ako una nag-upload dito sa YouTube. So, nag-trending yung video ko na yan dito. So, nagulat ako, yung 4,000 watcher ko is lumago. Parang, alam mo yon yung konti ba ang baba ng watcher ko nung that time. Tapos nung in-upload yung video na yun, nag-trending kasi for almost 100,000 views. Ayan, nag 100,000 views siya. Pero yung watcher ko is nag 4,000 na. So na-meet ko na yung requirements ni YouTube na 4,000 watch hours. So ako excited ako kasi hindi ko chineck yung channel ko kung
kung okay ba yun. And di ko chinek yung video na nag-trending. So yung ano, nag-trending na yun is reuse content. Ang reuse content, yun guys, hindi sa'yo yun, na parang nire-upload mo lang dito sa channel mo. So, bawal na bawal yun kay YouTube na kukuha ka ng video sa iba at siya upload mo dito sa YouTube mo. Bawal na bawal yun. Hindi ka ma-upload yun. Hindi ka ma-accept yung YouTube niya for monetization. Ito, dito, lalabas yan dito. Dito pala. Ayan, dito panoorin nyo yan, guys. Ayan, dito ko na-explain yan. Tinigyan ako ng YouTube ng 1 buwan pago maayos yung channel ko. Pero yung watch, binura ko yun eh. Binura ko yung video na yun. Kasi kailangan eh. No choice ako kasi kailangan ko burahin para maayos at malinis yung channel ko. So, binura ko nga. July yun eh, July. Tapos, hindi ko agad na-reapply kasi nga nagkaroon din ako ng problema that time niya sa live. Parang 2 months akong hindi ako nag-upload na dire-diretso. Parang, na-stop ako. July, August, September, October, November. Hindi, 5 months bago ako nag-reapply ulit. Binigyan lang ako ng 1 month pero 5 months yung oinin type ko bago mag-uo yung 4,000 watch hour ko. Kasi nga bumaksak na. Kasi binura ko yung video na reuse content. November 19, na-meet ko na yung 4,000 watch hours. So, bago ako mag-reapply ulit, kasi pag-attempt ko na yun eh. So, minake sure ko na maayos yung channel ko eh. Sinigurado ko na ma-approve ako ni YouTube. Ito na nga. Pinalitan ko lahat ng thumbnail ko na dapat ako mismo yun sa prompt ng thumbnail na nakikita yung mukha ko. Tapos, yung mga editing ko, mga tutorial ko na ano, kasi hindi ako yung model ng ano ko, minsan ng editing ko. So, ang ginagawa ko ngayon, ako na mismo, yung laman ng editing. Ako na yung nag-ano doon. Ako na yung tao doon sa editing ko. So, yan nga. And pinalitan ko din yung mga description kasi kailangan, parang talagang naano ko, in-edit ko talaga yung channel ko bago ko nire-apply ulit. Sa tingin ko okay na, nag-reapply na ako. Tapos, nag-antay ako ng November 20. 24 hours lang siya, guys. Kasi gabi rin ako nag-reapply noon. So, gabi nitong November 20 din, na-approve ako. Ayun, may feeling na ako na may nag-notify sa akin sa Gmail ko. Tapos, ayaw ko pong buksan noon that time. Kasi parang kinakabahan nga ako. Tapos, alam, may feeling na ito na. Kasi nakita ko na yung ano niya. Sabi rin, makikita mo sa ano yung notification ko. Pag-open ko. Oh my God. Alam mo yung feeling na worth it lahat ng pinagpaguran mo, pinagpuyatan mo, diba? Yung pagsasakripisyo mo dito sa channel ko. Iba yun. Iba yun. Kasi, finally, monetize na yung channel ko. Makasabod na ako. Tapos, alam ko naman, ito pa lang naman yung simula ng aking journey. Harap talaga lahat ng YouTuber niya makareceive lang ganito. Congratulations, your channel is monetized, ganyan-ganyan. So, ako tonto ako talaga that time na eh. Naiyak talaga ako kasi naiyak. Sobrang saya kasi finally monetized na ako eh. Ayan, may ads na yung channel ko at matatawag na ako isang ganap na YouTuber. Ang sarap sa feeling, guys. Lahat ng pinagpagungran ko, pagod, puyat. Puyat? Tignan mo naman yung mukha. Tignan mo naman yung eyebag ko. Ayan. Dahil lang dyan. Nagbunga, nag-worth. So, ayan. Nagpapasalamat ako sa mga kaibigan ko, relatives ko, family ko, and kaibigan ko sa YouTube na lagi sumusuporta sa akin. Every time na mag-upload ako, nandiyan sila. Alam mo yun, yung suporta nila is talagang solid. Alam ko naman yun, nararamdaman ko naman yun. Maraming salamat sa inyo. Hindi ko na kayo may mention eh, pero kilala nyo naman kung sino kayo. Since day one na nagsimula ako, nandiyan kayo and sumusuporta sa akin. Maraming salamat sa inyo. And mga kaibigan ko sa YouTube na laging nagagabay sa akin kung paano ko kung gagawin pa nagtatanong ako. Nandiyan sila palagi para sagutin ako. Ayan.
Eh, naging kaibigan ko rin naman talaga sila personally. And ayan, na-meet ko lang sila sa YouTube pero naging kaibigan ko sila. So ayan, maraming salamat sa inyo guys kasi simula pa lang naman to ng journey ko and marami pa akong paghihirapan dito sa YouTube ko. So, sa mga nagtatanong, may ads na, may sahod na ba? Ganito yung example ko yun, guys. Ito, para example na lang. For example, nag-apply ka sa isang kumpanya. Tapos, na-hired ka. Diba, di ka pa agad sa sahod nun. Siyempre, tatrabahuin mo muna yung first sahod mo. So, dito rin sa YouTube, kailangan mo muna magtrabaho bago mo makuha yung minimithi mong first sahod. Diba? Ayun. So, kailangan mong pagtsagain and paghirapan muna. Diba? Hindi to agad-agad na makukuha mo agad. Kasi lalo na sa atin ng mga hindi naman tayo sikat, diba? Hindi tayo. Small lang tayo. Small YouTuber lang tayo. Na naghihirap pa rin tayo sa mga views. So, kailangan natin create ng mga content na makaka-relate lahat ng viewers, lahat ng nanonood ng YouTube, ayan. So ayan guys, sobrang saya ko talaga ngayon kasi nga na-monetize na ako. Parang blank ko yung isip ko ngayon kasi alam mo yun, parang halo-halo ang gagawin ko, anong gagawin ko na ngayon, ganyan. Ako naman sa sarili ko na ano, nag-improve naman ako sa mga vlog ko, sa mga pagsasalita ko. Kung mapapanood nyo yung mga iba kong vlog, and yung pag-edit ko, nag-improve din naman. Tapos yung the way na nagsasalita ako, harapan nyo, ayan. Ako kasi guys, yung ano yun, may yain ako pag may nanonood sa akin, nakaharap sa akin. Nahihiya ako talaga, promise. Hindi ako yung tao na ganun eh. Dirto lang ako kasi walang tao, walang nanonood sa akin, ako lang to. And nagsasalita lang ako sa harap ng cellphone ko, sa harap ng camera, ayan. Hindi ako nahihiya, pero kapag may iwas na may tao na nanonood sa akin, ayan, dun ako nahihiya. And ganun yung ano ko, gusto ko mabago sa sarili ko. Na ngayong, ayan, vlogger na din. Parang vlogger na ako matatawag sa... Separate na ng channel ko, yung monetize na yun. And pinapractice ko din na mag... vlog in public. Alam mo rin, talaga nahiya kasi talaga mayayain talaga ako, promise. Makapal lang mukha ako pag mga nandyan yung mga kaibigan ko, ayan. Pero pag ako lang mag-isa talaga, talagang, alam mo yun, mayayain talaga ako. May mga ads dyan, please guys, huwag niyo naman skip. Kung napaka-stop yung video na to, tapos may ads, huwag niyo naman skip. May malaking tulong yun sa akin. Please and supportahan niyo pa rin ako sa mga iba ko pong sa iba ko pang vlog. So ayan na, ito lang yung journey ko dito sa YouTube. Eh. Patuloy pa tong journey na to hanggang mag-success. So kung natapos mo tong video na to naabot mo to hanggang end, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe my channel, and I'm Sarah Jane Semik, and maraming salamat ulit sa mga suporta nyo. Dahil sa inyo, ang dahil naman to sa inyo, kung wala naman kayo, hindi tong magkakaroon ng ads tong channel ko. So maraming salamat sa inyo guys, and patuloy nyo pa rin akong suportahan. So mahal na mahal ko kayo. Bye!